This is Weng. Welcome to my YouTube channel. Baguhan ka ba sa pagbablog? Or nagpaplano kang magvlog? Yun nga lang, hindi mo alam kung ano yung mga dapat na equipment na i-produce mo or bilin mo para sa pag-start ng vlogging. So, sa video natin ngayong araw ay i-share ko sa inyo yung mga basic equipment na dapat na meron ka kapag magsisimula kang magvlog. So, kung gusto mo laman kung ano-ano yun, keep on watching. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap mag-decide kung ano yung mga equipment na dapat mong bilhin. Yun ay kung may budget ka. Yes, kung may budget ka. Kasi kung may budget ka, pwede mong bilhin naman kahit ano. So, ibig sabihin, lahat ng magandang equipment, pwede mong bilhin, lahat ng magustuhan mo. And for sure, ayan, lahat naman yun mapapakinabangan mo. Ayan, pero kung ikaw yung tipo ng tao na tulad ko, na hindi naman mayaman, nung lalo na nag-start ako mag-vlog, hindi naman, kumbaga, hindi naman tayo mapera. So, ibig sabihin, bago ko na-produce tong mga meron ako ngayon, ito na lang yan, medyo kumikita na ako sa YouTube. Pero, before, hindi rin ako basta gumastos para sa mga equipment. So, ano yung mga pupwede nating bilhin na mga equipment kung saan hindi tayo masyadong mapapagastos? Ayan. So, kung nag-start ka palang mag-vlog or ngayon ka palang mag-vlog, hindi ka pa decided kung magtutuloy ka o hanggang kailan o hanggang forever ka mag-vlog. Ayan. So, hindi ko sinasuggest na bumili ka muna ng camera. Pero hindi ko rin naman sinasabi na huwag kang bumili ng camera. Ayan, ako na inaakit ko rin yung mga kakilala ko na, oh, mag-produce ka na ng camera. Kasi alam ko na aside from vlogging, magagamit naman nila yung camera kasi nag-travel sila. So kung meron kang ibang pag-agamitan ng camera, pwede kang bumili. Pero kung gagamitin mo lang to sa pag-vlog at yun lang talagang intention mo, sa una, hindi ko muna kayo in-encourage na bumili ng camera. Ayan. So, kung mag-start ka palang mag-vlog, hindi ka pa masyadong decided, ang magandang pagsimulan mo ay cellphone. Okay, yung mga cellphone naman natin ngayon ay magaganda na ang mga camera. At talagang ibang klase na yung mga video, especially kung naka-iPhone ka. Actually, kung naka-iPhone ka, pwede ka nang hindi bumili ng camera agad-agad kasi maganda na yung video nun. Okay, so ako ang meron akong cellphone na ginagamit ko ngayon ay itong Huawei Nova 3i. Ayan, tama ba? Yes, Nova 3i. Okay, pero ako nag-start ako mag-vlog using my Oppo cellphone. Ito. Ayan, so ito yung gamit ko dati. Kaya lang, saksamang palad, hindi na siya nakakasabay sa pangangailangan ko. Kaya hindi ko na siya ginagamit ang vlog. Okay? So, etong Huawei Nova 3i, so siguro sa lahat ng na-try ko na cellphone, eto yung may pinakamagandang camera. Hindi naman kasi ako bumibili ng mamahaling cellphone. So, lagi lang akong mga nasa mid-range lang. So, eto, napakaganda ng video nito. Marami akong mga vlog na ito yung gamit ko kahit na meron na akong camera kasi nga naman pag cellphone mas madali kasing i-set up. Ayan. So una kailangan mo ng camera. So kung ikaw ay nagsisimula pa lang, okay, pwede kang mag-start sa cellphone. Okay? So ngayon, okay, hindi lang basta cellphone, okay? So dapat meron ka ring tripod. Ayan, napakahalaga ng tripod sa isang vlogger. Dahil paano ka nga mag-vlog kung hawak-hawak mo lang ang cellphone mo? So, mas makakabuti kung meron kang tripod. Nung nagsisimula pa lang akong mag-vlog, nakadami na ako ng tripod na nabili. Sa totoo lang, naka-apat na tripod ako na nasira kasi hindi ko pa alam kung ano yung tamang tripod na dapat kong bilhin. Ayan, so, meron akong tripod na malaki, yung Benro. Yung talagang pamalakas ang tripod, mataas. Kaya lang, hindi sa lahat kasi ng pagkakataon, yun ang gagamitin ko. Especially, kung gusto ko mag-vlog sa ibang lugar. So, dapat meron tayong tripod na medyo maliit-liit. So, before, ang binibili ko yung gorilla pad na parang local. Kaya lang kasi pag binabaluktot mo yun, yung parang imitation ng Joby Gorilla. Ayun, kaya lang kasi nababali yun eh. Talagang promise nababali talaga siya. Kaya hindi siya, hindi ko siya ina-advise. So, siguro sa mga tripod na na-try ko, ito yung pinaka the best na hindi masyadong mahal. Okay, so ito kasi, ibig sabihin na babaluktot siya. Hindi rin siya napuputol. At sturdy siya. At the same time, kaya niyang bumuhat kahit ng DSLR. Yes, kaya niyang bumuhat ng DSLR. Ang maganda rito, meron siyang ball head. Kaya pwede mong iganyan-ganyan. Ayan. Pwede mong
iba-ibahin ng posisyon. At the same time, dahil nga siya ay flexible, pwede mo siyang ikapit kung saan. Ayan. So, by the way, nag-start ako ng pagbablog na hindi beauty vlogs ang ina-upload. So, I started with mga tutorial videos. Kaya dati, hirap na hirap ako. Siguro kung na-discover ko na to, madadali na ako. Kasi dati nag-start ako ng pagbibideo, gamit lang yung cellphone, na nakaganyan yung phone. Ang gamit ko noon yung lazy pod, and talagang mahirap ang pinagdaanan ko doon. Okay? So, the next thing na dapat mong i-provide ay ito. Actually, hindi naman, hindi naman kailangan talagang ito. Pero ako talaga, ito yung suggested ko. Ito yung cellphone holder. Okay, bakit ko sinasuggest ang cellphone holder na katulad nito? Kasi yung mga ordinary na cellphone holder na minsan free, madali kasi yun masira. At the same time, hindi siya ganito. Kumbaga, hindi siya madaling hatakin. At minsan, nasa-sacrifice yung cellphone kasi sobrang, minsan sobrang higpit niya. Okay? So, ang maganda kasi dito, soft siyang hatakin. Pero matibay siya, hindi siya madaling masira at hindi rin naman siya maluwag. Kumbaga, okay, swabing-swabi lang. Okay, ang maganda pa rito, meron siyang hot shoe. Ayan o, hot shoe. Kaya, pwede kang maglagay ng mic dito sa taas or ng ilaw. Okay? So, ngayon, ganito siya. Ayan. So, kasi, pagka ganito, mas madali kasing i-attach yung phone. Dahil dalawa yung butas niyan, pupwede mo rin siyang i-screw na paganito. So, pupwedeng i-portrait. Halimbawa, gusto mo mag-Facebook Live. Ayan, pupwede mo siyang i-portrait. Oo, diba? Paganyan. So, depende sa'yo kung paano mo siya gustong gamitin. Yun ang maganda sa kanya kasi multifunction na siya. So, yun nga lang, medyo expensive ito, ha? So, habang nagsisimula ka pa lang, at gusto mo talaga ng mga materials na may quality, syempre, ang ipoprovide mo laging yung may quality. Kasi kapag hindi quality yung materials na ipoprovide mo, bibili ka lang din ang bibili ng bibili. So, ang presyo nito sa ngayon ay 391. Pero, pag nag-sale siya sa 1212, magiging na lang siyang 312. Pero, may mga mas mura nito. Humanap kayo sa ibang seller. Doon lang sa nabilan ko, ganun ang price niya. So, nabili ko to noon sa Lazada. Medyo mahal siya, pero maganda sa kanya. Parang forever mo na siyang gagamitin. So, ito yung usual na makikita natin kapag tayo magbablog. Okay, gamit ang cellphone. Ayan. So, ngayon, pwede na to. Yung ganitong setup lang. Kung may phone ka and may tripod ka. Ngayon, halimbawa, gusto mo mag-upgrade. Siyempre, hindi naman ikaw mabubuhay na hanggang dito lang yung gagamitin mo. Tama ba? Kasi, mag-upgrade at mag-upgrade ka. Pangalawang kailangan mong i-produce ay ilaw. Kung ikaw ay beauty blogger katulad ko, kailangan mo ng ilaw. Kailangan mo ng ring light. Pero kung hindi mo pa naman afford ang ring light, pwede kang gumamit siguro ng lampshade or pwede kang mag-shoot sa direct sunlight pagka malinaw, yung natural light. So hindi naman talaga kailangan na bumili ka ng ilaw. Sa case ko lang kasi, yung bahay namin before, hindi masyadong maliwanag, kaya kailangan ko ng ilaw. So, gumawa ako ng DIY ring light. Pero kung yung lugar nyo naman ay maliwanag at marami kang pagkukunan ng natural light, yung sa bintana lang, pwede na yun. So, hindi mo kailangan agad bumili ng ilaw. Ayan. So, pero kung gusto mo na, meron namang mga mabibiling mga affordable na ilaw sa Shopee at sa Lazada. 1,000 plus lang siya kasi during my time na nag-start ako, parang wala pang ganun. So, marami akong nagastos. Ang totoo, meron pa akong mga biniling mga lampshade, bumili ako ng yung parang electric pa na merong parang ring light, and lahat yun ay nasira. So, much better kung bibili ka lang ng ilaw, mag-ipon ka na, and then bumili ka ng maganda-ganda na kasi bibili ka lang din ng bibili ng bibili. So, kung hindi ka naman beauty vlogger na katulad ko at sa labas ka magbablog, hindi advisable na ring light ang bilhin mo. Okay? Kasi ang jahe naman nun, hindi mo naman pwedeng dali ng ring light. So, pwede mong gamitin itong ganito. Ayan. So, this one is mini LED video light. Okay, maliit lang itong binili ko kasi hindi ko naman talaga kailangan ng ilaw. Kasi bihira ko lang talaga siyang ginagamit. May mga pagkakataon lang talaga na hinihingi ng pagkakataon na kailangan ko itong gamitin. Okay, kaya isa lang yung binili ko. Actually, pwede kang bumili ng madami nito kasi pwede mong isuksok. Meron siyang hot shoe. Pwede kang bumili ng marami nito and then pwede mo siyang pagkabit-kabitin hanggang sa dumami siya. At meron din namang malaki nito. Ang presyo nito nung nabili ko ay 438 pesos.
Pero sa Lazada, sa Shopee ko kasi binilihin, sa Lazada, 349 pesos lang ito. Ayan. So, ito ay battery operated. Ayan. Hindi siya rechargeable. Kaya hindi ko rin siya madalas gagamitin. Pero kung bibili ka naman ng rechargeable na battery, good na siya. Okay? Ayan. So, may nakailaw na siya ngayon. Ayan. So, kahit pa paano, nakakadagdag siya ng ilaw. Etong mga ganitong klaseng light ay advisable dun sa mga nagbablog sa labas. Siyempre, kapag halimbawa nagblog ka ng gabi, hindi ka naman talaga makikita kapag ka walang ilaw. Okay, or nagbablog ka sa madilim na lugar. Hindi kasi katulad ng beauty vlogger na nakaupo lang. So, pwede kang humanap ng bintana kung saan maliwanag at nun ka mag-vlog. So, hindi naman magandang mag-vlog ka ng, halimbawa, daily vlog ka. Tapos, hindi ka umaalis sa tapat ng bintana. Tama? So, kailangan mo talaga ng pailaw. So, kailangan mo to. Kaya, yun din ang reason kung bakit magandang bumili nitong cellphone holder na katulad nito. Kasi, para dito mo ilalagay yung iyong ilaw. Okay? Next sa ating mga must-have pagka nagsisimula ka mag-vlog ay microphone. Ayan. Kailangan mo ng mic para magandang yung audio. Pero hindi naman kailangan agad. Kasi meron namang mga cellphone na maganda naman yung audio. Kaya okay na yon. So, kung gusto mo lang na medyo mag-upgrade ng konti, pwede kang bumili ng microphone. Yes. Ngayon, depende kung anong klaseng vlogger ka. Anong klaseng vlogger o anong klaseng vlog ang gagawin mo. Kung beauty vlogger ka lang, katulad ko, I mean, hindi ko nilalang ang mga beauty vlogger. Kung beauty vlogger ka katulad ko, kasi hindi mo naman kailangan umalis ng upuan at ganito ka lang naman talaga. So, okay na yung meron tayong lapel na mic. Okay na ito. So, kung di ako nagkakamali, 100 plus lang ito. Hindi ko na matandaan kung magkano yung eksaktong presyo. Pero okay na to. Okay? So, paano mong malalaman kung ang microphone ay pang cellphone or pang camera? Magkaiba kasi yon. Kapag ka kasi yung pang cellphone, hindi siya gagana sa camera. Pagka naman pang camera, hindi siya gagana sa cellphone. So, tingnan mo to. Ayan. 3.5 yan. Tapos yung... basta pala tandaan ko dyan, may tatlong buhit. Ayan. Basta tingnan nyo kung pwede siya sa phone, ha? Okay, so, syempre ilalagay natin dito. Pero kung ang gamit mo ay Android, katulad nitong gamit ko, hindi siya gagana. Okay, gagana lang to kung iPhone ang gamit mo. Ngayon, para gumana siya, magda-download ka ng camera o yung camera na application kung saan pwedeng gumana ang external microphone like this one. So, in my case, I use Open Camera. Ayan. So, matagal-tagal ko nang ginamit to kasi kung naka-set down ka lang naman, katulad nito, or ayan, parang nakaupo ka lang mag-vlog. Okay na yan ganyan. Tapos ikabit mo dito. Salita ka na magsalita. Okay na. Hindi ka naman aalis ng upuan mo. So, ganyan lang. Okay na yan. Ngayon, medyo jahe lang kung ang magbablog ka ng nasa labas. Kasi hindi maganda kung meron kang lalawit-lawit na ganito. Okay? So, merong isang pinakamurang option ngayon na pwede mong bilhin o pwede mong pag-ipunan. Ayan. Yun ay walang iba kundi ito. Ah, ayan. Meron tayong microphone na Boya ngayon na mura lang siya. Actually, kabibili ko pa lang, hindi ko pa ito nagagamit. Ah, pero natestin ko na siya. Pero hindi pa siya nagagamit sa vlog. Ang presyo nito nung nabili ko ay 999 pesos sa One Gadget. Pero ngayong 12-12, magiging 795 na lang siya. Hindi ko siya binili on sale. Hindi na kasi ako makapag-intay. No, so, okay lang yun. Kasi, mas matagal kasing dumating ang product. May mga order kapag ka 12-12. Anong maganda sa kanya? Okay, kung ikukumpara sa ibang... kung ikukumpara sa mga ibang pang-vlog na mic. Okay, ito kasi, ang maganda sa kanya, dalawa yung connector niya. Ayan, yung pinaka... So, itong isa ay for camera. Okay, ganito yung for camera. Ayan. So, pareho siyang ganito. Okay. Yan na yun. 3.5mm tapos. Ayan. Nakita nyo? May dalawa yung buhit. Ayan. So, tapos, meron siyang para sa phone. Okay, tingnan nyo yung kanya. Hindi ko alam kasi kung anong tawag dito. Basta yun lang pala tandaan ko. Ayan. Yung isa, dalawa yung buhit. Yung isa, tatlo. Parang TTS, TTRS yata ang term nilang ginagamit. So, meron tayong microphone. Maganda sa kanya, maliit lang siya at affordable siya. Kung ikukumpara natin sa Rode
na ganito kaliit. Medyo mahal kasi ang Rode. Okay, pero good quality naman ang Rode, guys. So, okay lang naman. Kung may pambili ka, bumili ka ng Rode. Pero kung nagtitipid ka lang, katulad ko, pwede na to. Pero ako may Rode rin ako, muntik akong lagnatin nung binili ko yun. Kaya lang hindi siya nagagamit dito kasi wala siyang connector. Okay, saka during that time, manghinap-hirap maghanap ng connector. At medyo may kamahalan siya. So, pwedeng ganyan. Pwede mong ilagay dito sa taas kasi meron siyang hot shoe mount. Ngayon, ako naman mas prepare ko na nakaganito. So, hindi mo na kailangan bumili ng parang extra na bracket para ano. Kasi, etong ilaw pa lang, pwede mo na siyang gamitin. Okay na siya. Okay na siya sa akin. Ayan. So, kung ikaw ay nagbablog outside, okay, this one is okay. Diba? Mm. Ayan. Pwede ka na magsalita na magsalita. Like that. Hello, mga beshiwaps. Ay, mga ganyan. Okay, di ba? Vlogger na ang dating mo dito sa ating setup na to. Ngayon, kung gusto mo na medyo, ano, yung balok tuti mo para medyo asting ng konti. Ayan. Ayan, so that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo yung share ko sa inyo, mga basic equipment na kailangan nyo kapag nagsisimula kayo mag-vlog. Ngayon, kung ikaw ay 100% sure na mag-vlog ka talaga, or talagang kumikita ka na, it's time for you to upgrade na at mag-produce ka na ng maganda-gandang camera. Huwag kang mag-alala kasi lahat naman ng mga accessories na nabili mo, itong tripod, itong ilaw, itong mic, lahat naman yan magagamit mo pag may camera ka na. So, kung hindi mo lang magagamit dito, syempre, itong cellphone holder at saka yung cellphone. Yun lang yung papalitan mo, but the rest, magagamit mo pa rin siya. Kaya, hindi naman sayang yung mga nauna mo ipin-produce. Ayan. So, hanggang sa muli, makita-kita tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!